Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam. Wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Calugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Calugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Calugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po dun sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po dun kay Mayor Calugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? About po dun sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Calugay sa notarization? Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po dun sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po, kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, Opo. Congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa'yo, Opo. May karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Sigurado ka? Di ba? Sigurado po. Tanong ko sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Calugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At hindi ito, po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Calugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Talaga, ha? Ano, how do you describe your relationship with Mayor Calugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay. Okay. Tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon?
Oto, ito, meron akong picture, no, papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko ito, diba? Hindi ko po masyado makita po. Bibigay siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor? Kalugay, boyfriend mo? Sir, hindi ko po siya boyfriend. Oy, kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya? More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, ba't kayo in-invite? Eh, mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pagkasinan. Kasalan Bayan po, parang ano po yung invitation. Kasalan po. Bayan ng Suwan o Kasalan Bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Suwalian. O, ba't ka na-imbita? Kaibigan, magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na-imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan oh. O ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa iyo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin ha para souvenir ko 'to, ha. Oh, ngayon, inaamin mo ba na hindi wala ka relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. Oh, sige. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan hindi po. Hindi ka nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano, ano nyo pong, paano po kayo mag-gauge po na ha? Kung kano'ng kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. Opo. So yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka ito dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. Salamat, SP Pro Tem. Okay na. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry or Doña Medina. And then may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa Madam ngayon. Madam Chair. So, Madam Chair. Yes, before I proceed to my questions with Ms. Cherry, Majority Leader. But that doesn't affect my proposed motion, which I mentioned earlier, regarding the custody of Ms. Alice Go. Na yung ipopropose ko mamaya that the Senate should retain custody of Ms. Alice Go. It doesn't affect that you will be able to propose that, Majo. I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. Yes, Majo. I will lay the grounds, Madam Chair. Pero baka ma-convince ko yung ibang members ng committee na tama yung sasabihin ko na ang may kustudiyang legal kay Ms. Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Majo. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Ms. Cherry. Ma'am? Sorry, Ms. Cheryl.
Okay, Cheryl or Doña, o Cheryl or Doña Medina. So Miss Cheryl, i-confirm ko lang po, no, kayo po yung staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po, Your Honor. 4 years. So mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay, tapos? Then pumalik po ako ng 2021. Okay, hanggang ngayon? Yes po. So actually, a running total of... 4 years. Bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, tatlong taon. And then 2021 hanggang ngayon, tatlo pang taon. So 6 total with the break in between nung nagnegosyo kayo. No po. Ah, ano po? 2020. Bali, magpa-5 years pa lang po. Magpa-5 years. Okay. Kilala niyo po ba si Alice Guo? Yes po, Your Honor. And kailan niyo po siya nakilala? Siguro mga early 2022 po. Early 2022. So mga 2 years ago. Yes po. Okay, yes po, Your Honor. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman. No? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila, Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Sual. Anong klaseng ID po ito? Actually po, nung Friday po, may dumating po na letter from NBI. Mm-hmm. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po, half day lang po because of heavy rains. Mm-hmm. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon, Your Honor. Nag-start ang alin po? Ang investigation po regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng committee, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID, Your Honor. Talaga? Yes po, Your Honor. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue ID na ganyan, Your Honor. Ah, so na-check nyo na? Pero, teka, ma'am, sa Sual, meron po bang account insurance membership? Meron bang such a thing na ganyan? Parang insurance, noon po kasing time na yan na ano, wala po kasi ako, Your Honor. Yun yung time na wala ako. 1 year po yun. Ano bang time ito inilabas? Anong taon ito in-issue? Kasi wala akong makita sa photo ng ID anong taon in-issue. Although, oo, sabi nga ni SNJB, may 2021 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganon? Siguro po. 2021 po kasi. 2021. Ito. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. Okay. So, nandun pa kayo sa municipal government. 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Ah, okay. So you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Mm. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Mm-hmm. Pero wala po kaming na-issue ganyang ID po. So kung wala kayong na-issue ganitong ID, ibig sabihin hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Miss Sheila Guo? Siguro po ganun kasi wala po kaming ganyan eh. So sinong nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag, may I suppose seal ng bayan ng Sual. Oh, meron pang control number. At ma'am, Miss Cheryl, sa original na ID, meron pang pirma ni Mayor Liseldo Kalugay. Sa likod ba ito? Sa harap po, na-delete lang. Ah, sa harap din po nitong ID, yung pirma ni Mayor Kalugay, na-delete lang sa photo. Okay, sorry. Ito po'y harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin, may pirma ni Mayor Kalugay. So, kung hindi kayo ang nag-issue nito,
Sinong nag-issue ng ganitong ID kay Ms. Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Eh mamaya ko na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun yes, pa rin kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea, Your Honor. Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang nagmumukhang official ID ginagamit ni Ms. Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi niyo hindi kayo ang nag-issue. Wala yung iba pong mga... Ganito. Ano yon, Ms. Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga, Your Honor. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang ha? Alam namin ID po ito ni Ms. Sheila, tapos sasabihin niyo wala kayong ganyang klaseng ID. Eh yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala niyo ba? Sino? May ipapakita po kaming mga photos. Ayan. Ito. Ito yung photos niyo na si Wesley Guo, kilala niyo ba? Yes po, Your Honor. Si Alice Guo, kilala niyo, sabi niyo, no? Yes po, Your Honor. May trabaho din ba kayo, Miss Cheryl, kay Alice Guo? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako employed. LGU sa po. Munisipyo, LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Yun na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba? Or empleyado din ba sa personal and business matters? Sa personal po, minsan pagka sa anak niya, ganun po. Okay. Minsan, personal, pati sa anak. Eh sa business matters, minsan din ba may iniutos sa inyo? Wala naman po, Your Honor. Wala sa business matters. Kilala niyo po ba yung mga assistant o mga secretary ni Alice Guo? Sino po sa kanila, Your Honor? Ilan ba ang assistant o secretary niya? Yung nakikita ko po sa picture, kilala ko po. Anong pangalan niya? Si Kat po. Si Kat. O yan, ito ay photo ni Miss Alice kasama si Kat. Anong apelyido ni Kat? Hindi ko po alam, Your Honor. Tapos yung isa pang assistant, anong pangalan? Si G. Si G. Anong ang apelyido ni G? Hindi ko po alam, Your Honor, yung mga apelyido. Alam. Alam mo yung telephone numbers nila? Kasi si nakuha Kat na namin yung dalawang pangalan nila at numbers. Si Kat lang po, Your Honor. Si Kat. Okay. I-provide nyo please sa komite yung telephone number ni Kat. Dahil sa previous hearing ay nalaman na namin yung first name niya at kinokontakt namin sila. Pahingi din ng, i-corroborate ko lang kung yung nakuha naming numbers earlier, at least yung kay Ms. Kat, pakibigay nyo rin sa komite. Alright, yes, Ms. Cheryl? Salamat po. Yes, bago ko lang tawagin si SP Pro Temp, quickly lang bago... ko tawagin si SP Pro Temp at matapos ako kay Ms. Cheryl. Ms. Alice, ano pong full names ni na Kat at G? Mic nyo please. Si G po, alam ko po si G Pepito. G Pepito. At si Kat? Si Kat, Salazar. Kat Salazar. Alright. Meron din kayo sigurong telephone numbers nila, ano, Miss Alice? Madam Chairman, wala na po akong cellphone. Wala na kayong cellphone. Pero nasa cellphone nyo na, probably nasa PNP? Wala na rin po. Telephone numbers nila. Nasaan yung cellphone nyo? Yung cellphone ko po, wala na po. Nasaan na nga po? Wala na po. A few months ago pa po. Paanong nawala sa inyo yung cellphone nyo a few months ago? Kinuha po nung lady po na kasama po namin. Ah, okay. How convenient. Pero sige. Okay. So lastly, kay Miss Cheryl, kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice? Nung lumabas po yung balita po.
Kailan po yun? Kailan niyo po nabalitaan sa balita? Yung naglabasan na po sa mga dyaryo po, nawala na po siya dito. Ang mga anong buwan po yun na nabalitaan niyo sa mga dyaryo? Ito na lang pong August yun po, Your Honor. August, okay. And then lastly, kay Ms. Cheryl, sa ngayon, nautusan ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Ms. Alice noong August 14 na submission? Kayo ba ay nautusan para doon? You are under oath, Ms. Cheryl. Yes, ha? Sino pong nag-utos yun? Ay, no. Kami pong magtatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Ms. Alice para sa August 14 na submission niya? Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Ms. Cheryl. Wala po. Pero ginawa mo ba? Yes, pinanotaryo po. Nyo ba? Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po. Hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit? Yes po. Lastly, you are under oath, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. Alright. Sa ngayon, balikan ko na lang si Ms. Alice. Dalawa na lang tanong sa iyo sa ngayon mula sa akin, Ms. Alice, bago ko buksan sa mga kasama kong senador. Alice, actually, ang dami kong naiwang mga tanong sa iyo dati dahil di ka na sumipot sa mga nakaraang pagtawag namin sa iyo. I'd like to ask you about some others of your associates. Si Yu Zhengkan, incorporator ng Hongsheng Gaming. Kilala mo ba siya, itong si Yu Zhengkang? Mic, please. Your Honor, yung incorporator po ng Hongsheng, yes, na Yu Zhengkan, yes, na-meet ko po siya before. Okay, na-meet mo siya. And I'm sure, alam mo na yung Hongsheng, ang pogo sa Bamban na pinalitan ng Zun Yuan matapos ito ma-raid ng PAOK. Ito yung company na finacilitate mo para makakuha ng LONO, yung letter of no objection. Kilala mo din ba si Hong Jang Yang, na kapatid ni Michael Yang? Hindi ko po siya kilala. Kasi may shared bank account sila ni Yu Zhengkan na na-meet mo na. Si Yu Zhengkan, na-meet ko na po. Pero yung Hong po, hindi ko pa po siya na-meet. Kilala mo naman ba si Michael Yang? Hindi ko rin po siya kilala, hindi ko pa po siya na-meet. Mm-hmm. How about si Gerald Cruz? Kilala mo ba? Gerald Cruz po. Gerald Cruz. Wala po, kilala mo ba siya? Wala po. Hindi. Alright. At this point, buksan ko na muna. Sandali lang. Huling tanong pala dun sa aking para sa iyo ngayong araw. Miss Sheila, sino po si JP Samson? JP Samson. Meron kayong shared bank account sa kanya, di ba? Miss Alice? Opo, si JP po, kaibigan ko po. Meron po kaming second car na shop po dati. Okay. Opo. And meron kang shared bank account sa kanya, tama? Dati po, para sa mga ng mga second hand cars po. Okay, hanggang kailan itong shared bank account niyo ni JP Samson? Hindi ko na po maalala po yung exact date po, Your Honor. Bandang anong taon? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Few years ago or many years ago? Few years ago po. Last year, 2 years ago, 3 years ago? Baka more than 3 na po. So mga 4 years ago? Hindi pa ako sure sa exact po. Pero mga 4 years ago? Baka more than 4 or more than 5 po. Matagal na po talaga. So 4 to 6 years ago? Bakit nyo sinara yung joint bank account nyo ni JP Samson? Hindi na po ginagamit po. Dahil? Hindi na po ginagamit po. Bakit hindi na ginagamit? Ang doon sa second hand cars po kasi per commission, per unit lang naman po siya eh. Mm-hmm. Parang pang display lang po, ganun. Mm-hmm. So nung wala na pong transaction, wala na po. Si JP Samson din ang nagpakilala sa'yo kay Nancy Gamo, no? Dahil siya dati ay nagtatrabaho sa Baliwag. Opo. Yes, empleyado siya doon dati. At nabanggit din ang pangalan niya nung isang hearing ng Subcommittee on Justice naman as having booked the Emon Pulo Hotel with Emon Ronquillo. It seems na si JP Samson nagpa-fraternize quite a bit with high officials in the PNP. May isang photo kami dito. At ipapatawag namin din si JP Samson sa susunod na hearing.
Si JP Samson ay yung nakaupo. Ayan po, yung nakaupo. So, ang nasa kaliwa niya ay si PNP Police General Karamat. Then, yung nasa kanan ay si Mayor Kalugay. I'm sorry. Okay. Mayor Violago, to please correct the record, Mayor Violago ng San Rafael, Bulacan ay nasa kanan naman ni Mr. Samson. So, ipatatawag natin si JP Samson sa susunod na pagdinig. And last, very last for now, Miss Alice, nasabi niyo na wala kayong phone sa ngayon. E, paano kayo nagtatawagan ni Attorney David? Pinupuntahan po niya ako. Pinupuntahan kayo? Opo, doon sa PNP Custodial po. Sa PNP Custodial? Opo. Eh, pero nung nasa Indonesia kayo, nagtatawagan kayo ni Attorney David. Kasi nung natakas ka pa, nasa Indonesia ka pa pala, sinasabi sa amin ni Attorney David na nagtatawagan naman kayo at kinukumbinsi daw nila kayo na umuwi na at sumuko na. Paano kayo nagtatawagan kung many months ago kinumpis ka ng misteryosong babae sa pag-eskapo nyo yung cellphone nyo? Opo, WeChat lang po siya. WeChat? Opo, WeChat lang po. Wala pong number po. Pero phone-based din yung WeChat, di ba? Opo, basta internet po. WeChat lang po. Oh, kahit internet. Pwedeng sa cellphone din yon. So, meron kayong cellphone nung nasa Indonesia kayo? Doon sa Indonesia po, nung huli na po, wala na rin pong cellphone. Pero nung panahon na nagtatawagan kayo ni Attorney David, may cellphone kayo para makapag-WeChat? May internet? Opo, para makausap ko po yung lawyer po. That's just right. Interject, okay, salamat, Miss Alice. Yes, Alice, SP bakit Protem. Pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, after, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niya? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi ka po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia. Alright. You have the floor. Unless the SP Pro Tem will allow Sendoroy to interject. But you have the floor now, yes. SP Pro Tem. Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo? Nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name niya? Ang alam ko po Dong Kalugay po. Aware ka na Liseldo pangalan niya? Liseldo. Artista ka nga, no? Mas magaling ka po umarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po, hindi po siya existed po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni
ni Alice Goho and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm po. Hindi, wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung, ano? Yung business permit. Sa saan nakalocate yung Alisal Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa? Sen, di po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice, tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Talaga? Ang dami mong hindi maalala. O yan, yan, yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Ang may-ari niyan sa DTI pala. Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm. Hindi po siya Madam natuloy. Chair, if I may, Madam Chair, if I recall Madam Chair, for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. Okay. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Guahuaping, a.k.a. Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Based on the statements of Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, di mo malala? Honestly, may ganun proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Hindi mo na kasi pero yun farm po wala hearing, po natuloy dito sa farm. Hearing ng last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Sen, ano po siya? Siguro doon sa application po. Pero yan po parang DTI certification na po siya. Yan. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document? To make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya? Kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI. Registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Kasi di tayo lang to eh. Pero walang pong ganun na existing na farm. So sabi mo, sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizel Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. Gano'ng kalaki to? Mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gano'ng nga kalaki to farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gano'ng nga kalaki. Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat, Sen. San located to? San ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan niyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala ka participation sa pangalan ng ano? Wala naman ng farm? Po. Wala naman po. Ha? Wala diba, naman very po. Obvious naman, Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liseldo. Oh, diba? Ano? Ay, pero mamin, namalalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung
tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades mo. Siya hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po anyway, sa akin. Anyway, Alice, we'll find it out if when Mayor Kalugay appears in the next hearing. Okay. Okay.